Sa video na to, titignan natin kung ano nga ba talaga ang pinagkaiba ng isang hollow tech na bottom bracket at isang square taper na bottom bracket. Kaya umpisa na natin! Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please consider subscribing para sa mas marami pang mga video contents na kagaya nito. Ngayong araw na to, ang bibigyan natin ng pansin ay yung mga key differences ng dalawang bottom bracket type at hindi durability, since ang durability ay subjective at debatable, since maraming mga bagay ang pwedeng maka-influence sa durability ng isang component. So, umpisa natin mga sir dun sa physical na similarities nila and differences. So, ito yung tinatawag natin na hollow tech o yung tinatawag din natin na true spindle na bottom bracket. So, makita nyo yung bearing cup. So, itong bearing cup na to and ito ay gawa sa solid na metal or aluminum sa case na to ng bottom bracket na to. And ito, itong tube na to is actually gawa sa plastic. So, pati yung spacers is gawa sa plastic compared mga sir. Dito, sa square taper natin, nasa makikita nyo, all metal yung construction. So, makikita nyo, pati yung mismong thread niya dun sa kabilang side, dun sa non-drive side, is actually gawa sa metal. Isa sa mga differences ng isang hollow tech or ng isang true spindle na bottom bracket na kagaya nito at ng isang square taper is syempre yung difference nila sa size ng spindle. So makita nyo, ito yung size ng spindle ng isang square taper na bottom bracket. Sa isang hollow tech, sa makita nyo, itong butas na to, yan ay nagbe-measure ng 24 mm na diameter. So meaning na yung spindle ng isang hollow tech na crank or ng isang true spindle na crank is 24 mm. So compared dito sa square taper na to. Yung second na difference mga sir ng isang hollow tech na bottom bracket at ng isang square taper na bottom bracket, sa isang square taper na bottom bracket, sa makita nyo, part ng bottom bracket yung mismong spindle. Sa hollow tech, yung bottom bracket at yung crank spindle ay magkahiwalay, since yung crank spindle nakakabit doon sa may mismong crank. Sa square taper, yung cranks natin, yung kinakabit natin sa may mismong spindle, which is nakakabit o part ng isang square taper na bottom bracket. Ang mga hollow tech na bottom bracket mga sir ay gumagamit ng mga spacers na kagaya nito, while ang mga square taper ay available sa mas maraming sizes ng spindle. So hindi pare-parehas ang spindle ng mga square taper na bottom bracket. So for example mga sir, ito ay 113 mm na width. So yung lapad, so yung space between here hanggang dito ay 113 mm. So mayroon pang mas mahaba or mayroon pang mas maikli ng konti na square taper na bottom bracket dito. Pagdating naman sa mga similarities mga sir, sa makikita nyo, pareha silang gumagamit ng sealed type na bearings. So ngayon, tignan naman natin mga sir yung sinasabi ng maraming mga cyclist na ang main difference daw ng hollow tech at ng isang square taper is yung smoothness ng bearing. So itetest natin ngayon yung smoothness. So smooth and smooth din yung sa square taper. So clearly hindi ito yung main difference nila. Ang main difference mga sir is of course yung bearing placement ng dalawang bottom bracket na to. So makikita natin yung square taper is dinesign para ikabit mo sa loob ng bottom bracket shell ng frame, meaning na well protected yung bearing ng isang square taper na bottom bracket dahil nasa loob siya ng frame. Compared, makikita natin yung hollow tech. Ang hollow tech o yung tinatawag natin ng mga true spindle na bottom bracket ay syempre dinesign para ilagay mo sa labas ng frame mo yung bottom bracket mo o yung bearings mo. So makikita natin ito yung bearing cup, ito yung nakalabas sa bottom bracket shell ng isang frame. So ngayon mga sir, tignan naman natin yung weight difference nila. So itong hollow tech na to mga sir ay merong eksaktong-eksakto na 100 grams kasama yung mga spacers niya. Tignan naman natin itong square taper na to.
So yung square taper mga sir ay merong around 252 na weight. Ang mga square taper na bottom bracket mga sir is syempre budget friendly compared sa isang hollow tech. Mas mura or di hamak naman na mas mura ang mga bottom bracket types ito. Kagaya ng sinabi ko kanina mga sir, ang isang square taper na bottom bracket ay dinesign para ilagay mo sa loob ng bottom bracket shell ng isang frame. Meaning na well protected yung mga bearings nito. And mas less yung chances na mapasukan to ng mga contaminants na kagaya ng tubig na cause ng kalawang sa loob ng mga bearings. Ang mga square taper na bottom brackets mga sir is syempre widely available din and hindi to mahirap hanapin. Mapa online shops or sa mga local bike shops natin, palagi tayong may makikita na mga square taper na bottom bracket. Ang mga square taper na bottom brackets mga sir, sa makikita nyo kung gaano kaliit yung spindle nito or kung gaano kanipis yung spindle nito, ay prone sa flexing o yung side-to-side flexing na nangyayari kapag nagpe-pedal tayo. So yung flexing is yung ganitong movement ng spindle. So very noticeable yung flexing na to ng spindle during uphill climbs kapag ka nag-grind ka or kapag nag-sprint ka. And syempre mga sir, dahil sa maliit o sa manipis na crank spindle ng mga square taper na bottom bracket, hindi to para sa mga serious na trail riding. So malaki yung chance mga sir na mabent natin yung spindle na to or yung worst case, mabali yung spindle. Especially mga sir, kung yung mga trails na pinupuntahan nyo is merong mga drops or mga gaps. Sobrang gaan ng mga hollow tech compared sa mga square taper na bottom bracket. Kung noticeable, ang weight difference na yun mga sir kapag nakakabit na sa bike ang dalawang bottom bracket types na to. Personally ako, hindi ko mararamdaman yung 100 grams na difference ng dalawang bottom bracket na to. Yun ay dahil hindi naman ako nag-racing and hindi importante sa akin masyado yung weight o hindi ako weight weenie na cyclist. Dahil sa outboard placement ng mga bearings ng isang hollow tech na bottom brackets mga sir, nakakadagdag to ng support sa cranks para ma-eliminate yung side-to-side flexing ng cranks kapag nagpe-pedal tayo. So very stiff ang mga hollow tech na mga bottom brackets. Syempre mga sir, ang pinakamalaking advantage ng isang hollow tech na bottom bracket o yung tinatawag natin ng mga true spindle na bottom brackets is syempre yung compatibility nito sa mga high-end na cranks. Lahat ng high-end na cranks mga sir na makikita natin sa market ngayon ay gumagamit ng hollow tech or ng SRAM dub na mga bottom bracket, which is a true spindle na mga bottom brackets. Ang mga hollow tech types na mga bottom brackets mga sir ay merong dalawang disadvantage. Yung una syempre, alam naman nating lahat na ang hollow tech na bottom bracket ay isang expensive na bottom bracket compared sa mga square taper na bottom brackets. And dahil sa outboard placement ng mga bearings, kagaya na sinabi ko kanina, yung mga bearing cups ng mga hollow tech na bottom bracket is nasa labas ng frame. Meaning na mas mabilis itong madumihan compared sa isang square taper na bottom bracket. At ibig sabihin lang din noon mga sir, na kailangan ito ng mas madalas na servicing compared sa isang square taper na bottom bracket. Ano nga ba ang pipiliin ko sa dalawang type ng bottom bracket na to? For trail riding, sure ball na ang pipiliin ko ay yung hollow tech or yung dub na bottom bracket type. Since hindi uubra yung mga square taper na bottom bracket dun sa mga trails na pinupuntahan ko, malaki yung chance sa mga sir na mabent yung mismong spindle ko. Kung square taper ang gagamitin ko for trail riding. Pero para sa road bike ko na ginagamit ko as bike to work at yung folding bike ko na ginagamit ko as city commuter, mas pipiliin ko na gumamit ng isang square taper na bottom bracket. Una, mas less yung maintenance na kailangan kong gawin sa isang square taper na bottom bracket. Mas cheap na palitan just in case na masisira yung bottom bracket ko. And syempre, readily available ang isang square taper na bottom bracket. Hindi ko kailangan umorder online para lang makabili ng isang square taper na bottom bracket. And that's it! Kung nagustuhan mong video na to, like, share, I'm Bong Salvacion, and this is Kamatu Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!